Yo, what's up? Nandito kayo ngayon uli sa Allen Race Design TV at ngayon ituturuan ko kayo mag-design. Oh, tuturuan ko kayo mag-design ng mga basic text effect na pwede nyong magamit sa paggawa nyo ng pre-made o kung ikaw naman ay brand owner tapos gusto mong matry mag-design, eh para sa'yo din to. Mga basic lang. Sus, basic? Naman na pwede nyong pag-aralan sa bahay, ganyan. Pero kailangan dito kasi may PC ka. Kung wala kang PC, try mo mahirap sa mga kaibigan mo, sa tsuhin mong galing sa abroad, o sa mga kamag-anak. Basta makahirap ka lang ng PC. Tapos, mag-install ka lang ng Photoshop. Okay? Para sa Photoshop ito muna ang tutorial natin. Gagawa rin ako ng tutorial sa Illustrator, sa mga susunod na episode. Pero ito yung part 1 natin dito sa Photoshop, tutorial ng mga basic text. Mag-share ako sa inyo dito ng mga siguro mga 4 or 5 na text effect na pwede niyong magamit sa mga sa pagde-design niyo ng damit. Okay? So mga basic lang 'to. Sus, basic. To, ah, pero pwede niyo siyang magamit talaga. So 'yon, sisimulan natin 'to. Gagawin ko 'tong gagawin ko 'tong medyo mabagal lang ang pagturo para masundan niyo yung bawat step, okay? So, huwag na nating patagalin 'to. Intro muna tapos simulan natin. Right? So yun, sisimulan natin sa unang text effect natin na pangalanan, ang pangalan nito ay glitch effect. Okay, ito yung parang distortion sa TV, yung pagkakunyari walang signal yung TV niya, yung parang, alam niyo, yung parang siyang nakakaduling na effect, ganun. Hindi ko alam sa TV, sa nakamoto, parang yun, basta distort siya. Basta, ayun, ang tawag doon, glitch, parang siyang yung pixel na parang siyang, blurry effect na ganyan. So, una natin gagawin eh, kumreate tayo ng canvas dito. So, itong canvas natin, ang size nito is 3,000 by 3,000 pixel. Okay? 3,000 by 3,000 pixel, tapos yung DPI na ginamit natin dito is 300. So, kapag nagawa natin siya, ito na siya. Okay? Tapos, unang step na gagawin natin, lahat ng ano nga pala, dito na natin i-layout, ah. Lahat ng design na gagawin natin ngayon, dito natin gagawin. Okay? Makikita nyo itong layer dito sa gilid. Punta lang kayo dito. Yan, sa background. Dito sa background natin, double-click nyo siya. Yan, so lalabas to. Okay nyo lang. Double-click nyo ulit. Tapos, color overlay. Yan. So, pag na-color overlay nyo siya, yan, drag nyo lang siya. Kapag kunyari na sa ibang kulay siya, drag nyo lang siya dito sa pinakababa para maging itim siya. Tapos, okay nyo lang. Okay. Tapos, ito. Dito sa layer natin ng background, so, lalak natin yan para hindi siya makawala. De, ano yan? Ilalak natin yan para hindi siya gumalaw. Ganyan. Yan. So, ilalak natin siya para hindi siya gumalaw kahit anong mukbang gawin natin dito. Okay? So, gumawa tayo ng isang layer pa. Layer natin ito siya. Yan. Itong makikita nyo dito, parang papel siya na nakatupi. So, click niya. Yan. So, nakagawa tayo ng unang layer natin. Tapos, pumunta tayo dito sa sa text effect. Ay, text effect tuloy sa sa text tool natin. Ha? Click niya lang yung text tool. Yan, letter din yan. Tapos, type lang kayo dito ng brand nyo, kung anong brand yung kaano nyo. Pero sa akin, gagawin ko brand. Brand lang, brand. Yan. So, lakihan natin. Paglalakihan nyo, pumunta kayo dito sa sulok ng Makikita nyo yung mga maliit na, di ba, ilang bread? Yan, yung mga tuldok-tuldok na yan. Punta lang kayo sa sulok. Tapos, ay, hindi yan tuldok, ah. Square nga pala yan. Square na kan. Punta ka lang kayo sa kanto. Tapos, yan, drag nyo lang siya. Pag sa kanto kasi kayo hindi siya ma-distort. Kumbaga yung font natin, hindi siya masisira. Hindi siya magiging ganito, ganyan. Yan, hindi siya masisira. Okay, so ito, dito pa rin kayo sa text effect, sa text tool tayo uli. Tapos select nyo lang yan. Yung brand nyo na yan. So, pwede tayo dito, kung gusto nyo pumili ng iba pang font,
dito lang sa ibabaw, yan, pag pipili kayo. Pero dito kasi, ang gagamitin ko lang, ito lang, basic lang, siguro, bebas lang. Bebas, ito, bebas. Miyue, regular. Yan. Tama ba ang basan? Miyue. Miyue. Okay. Yan, so, yan, brand. Gagawin natin. Select natin siya, tapos, oh, wala siya, ano. Okay, siguro yan. Brad, wala tayo uli dito sa layer. Naguguluhan ba kayo? Ulitin nyo na lang kapag medyo magulo. Medyo, di ko alam kung nabibilisan ko yung pagturo. Okay, ito, nandito na tayo sa layer, no? Drag nyo lang siya dito uli sa, dito sa parang papel na nakatupi. Yan yung, pag dinrag nyo siya dyan, maduduplicate siya, magiging dalawa siya. So, kailangan natin ng tatlo dyan, tatlo. So, drag mo uli yung, drag mo pa ng isa pa. Yan, so tatlo na sila. Ngayon, itong ilalim, gagawin natin siyang si, ano yan, re-rename nyo siya, ang gawin nyo si, ano siya, si mint blue. Yan, si mint blue, tapos itong sumunod naman, rename nyo uli, siya naman si magenta. Yan, magenta. Tapos itong una, pinaka nasa taas niya, pangalan natin dyan yun si white. Yan, white. Ngayon, ano muna natin yung mga mata dito sa gilid? Kunyari, itong kay white tsaka yung kay magenta. Yan. Pindutin nyo muna yung mata. Kailangan walang matang nakalagay dito, ha? Para hindi siya mag-appear. So, dito muna tayo. Select nyo yung layer ni mint blue. Okay? Double click nyo siya. Yan. Pag na-double click nyo siya, lalabas itong layer style natin. At pupunta lang kayo dito sa color overlay. Yan. Click nyo ang color overlay. Tapos, punta kayo dito. Yan, so, kayo nang bahalang pumili ng mint blue sa inyo. Yan, ako, pili ako ng mint blue po, ah. Yan. Kailangan medyo mataas yung ano niya. Kailangan matingkad siya. Okay na lang. Huwag na napili niya. Yan, tapos, click niya naman itong kasunod, si, yung mata ni magenta dito, para mag-appear siya. So, double click, select niya yung layer ni magenta, double click niya uli. Yan. Tapos color overlay uli. Pero dito sa color overlay na to, to, click nyo tong square uli. Hanapin nyo yung magenta. Sa pinakamatingkad na ano niya. Yan. Pero kung gusto nyo siyang masaktong magenta ang kulay, pumunta kayo dito sa M. Ito yung M dito sa gilid. Kung mapansin nyo tong M, dami 84. Gagawin nyo lang yung 100 para makuha-kuhan yung kulay ng magenta. Okay? Pero sa akin, okay na yung, okay na sa akin yung ito po. Okay nyo na yan? Okay. So, dito sa ibabaw, yun si white. So, pupunta muna tayo dito kay mint blue uli. Tapos, siguro, ano ba, papunta dito. Papunta dito siguro. Tama ba? Ay, hindi, baliktad. Hindi ko kasi matansya pag sa, dito sa, ano eh, sa, ano yun, magkaiba eh, magkasalungat. So, punta kay mint blue. Siguro, papunta dito. Doon ba? Papunta doon? O, papunta rin yung ano? Yung ating... Dito, pipindutin nyo nga pala itong keyboard. Yung keyboard nyo, yung arrow nyo dito sa keyboard. So, siguro, pindutin nyo siya ng mga... Yung papunta doon ng mga 8 times. Siguro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan. Okay yung siguro yan. Tapos, punta kayo dito kay magenta naman. So, na layer natin, magenta. Tapos, papunta naman dito, pindutin yung arrow dito sa keyboard, ha. Tapos, ganun pa rin, 8 pa rin. Pindutin nyo ng mga 8 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, yan. Nagawa na natin siya, no? Medyo may dueling effect na siya ng konti, pero kailangan gawin pa rin natin siyang mas distorted. Ang gawin natin, select natin silang tatlo. Yung tatlong layer na natin. Para ma-select natin sila, mag-shift kayo. Okay, pindutin nyo yung shift nyo. Tapos yung from white, dignan nyo lang yung shift, pindutin nyo si magenta, tsaka si mint blue. Ngayon, pag na-select nyo na siya, right click lang, tapos convert to smart object, o kaya merge nyo lang, gawin yung rasterize yung layer nila, yan. So, pagka ganito na sila, punta lang kayo dito sa, ano, dito sa, ano ba to? Selection tool. Dito sa selection tool natin, ang gagawin natin, magsa-select lang tayo ng ganito, kunyari manipis na ganyan.
Tapos pupunta tayo dito sa Move Tool. Okay, Move Tool. Tapos pipindutin nyo lang kung hanggang saan nyo gustong maano yung distortion natin. Pwede ganyan. Pwede na siguro yan sa ibabaw. Tapos, selection tool ulit. Okay, ito yung parang yung, alam mo yun, yung cutting guide. Ayan, selection tool. Select ulit tayo. Kailangan nakaselect tayo dito sa, nakaselect tayo sa layer natin ng, itong ginawa natin bleach. Okay? So, itong sumunod siguro ang selection natin, papunta naman dun sa, papunta dun sa kabila. Move tool ulit. Ayan. Punta naman siya dito sa kabila. Ayan. Kahit konti-konti lang. Ayan. Tapos siguro dito sa bandang baba, medyo malaki tayo ang sa-select natin. No? Ayan. Medyo malaki. Ganun pa rin. Ganun pa rin gawin natin. Punta ulit tayo ng move tool pagkatapos natin mag-select tool. Move tool. Tapos siguro papunta naman ulit doon. Tama ba? Hindi. Doon. Ayan. Punta naman doon. Ayan. Tapos, yun, selection tool uli. Gawa pa tayo yung mga maliliit. Select na kayo ng maliit. Yung maliit. Tapos, yun, move tool uli. Ito uli siya, yung arrow na to. Move tool. Tapos, papunta naman tayo doon. Doon naman uli. Yun, pindot lang kayo. Kahit at, yun lang gagamitin na yung sa arrow lang dito sa keyboard. Tapos, para madeselect nga pala siya, pindutin nyo control D. Yan, para ano siya, ma-deselect. Yan, so ito na yung unang ano natin na pwede yung magamit sa brand nyo. Yan, kunyari brand nyo, tapos meron kayong 3 colors na design. Ito yung peach effect, okay? Siguro mag-type lang kayo dito ng mga wordings. Mga kunyari, ano? Since 1984. Ganyan. Siguro, liitan nyo lang dyan. Liitan. Since 1984. Diba? May brand name. May ano na tayo. Meron na tayong unang design, no? Sus basic! So, kung paano to i-color set, tuturo ko sa inyo sa susunod. Sa ngayon, yung mga design lang muna. Okay, talo naman tayo dito sa susunod natin gagawin. Okay? So, yun. Ito naman ang susunod natin gawin yung ano ba ang tawag nga dito? Sabihin natin na paikot effect. Okay? Paikot effect. O swirl tornado effect. Mga ganon. Swirl effect. Okay. Simulan natin. Yun uli. Punta kayo dito. Palitan natin uli ng kulay. Gawin natin siyang uling black. Katulad ng ginawa natin doon sa una. Okay. Double click. Color overlay. Tapos yan. Gawin natin siyang black. Okay. Tapos lock natin uli. Create another layer tayo, tapos yan, text tool tayo ulit kasi ang tutorial to text effect, okay? Text effect, mga tapos na tayo kay glitch, ang gagawin naman natin ngayon si, yun nga, si basta distort effect din siya, okay? Si tornado effect na lang, tornado effect o paikot effect na lang ang papangalan natin sa kanya. Okay, yung papangalan natin dito, brand name ulit tayo. Brand name. Yan. Pansin mo tayo. Brand name. Pili tayo na medyo kakaibang font. Medyo maganda-ganda man naman kahit pa paano. So, punta kayo din sa taas, no? Tapos pili na kayo ng font na gusto nyo. So, ito si Aldo the Apache. Ito na muna ang gagamitin natin sa anong ito. Effect na to. So, dito, balik tayo sa layer. Yun, palakihin natin siya. Aldo the Apache. Okay, double click nyo itong layer niya. Tapos, punta kayong color overlay. Yan, tapos ganun, drag nyo pa rin siya sa black para maging black siya. Okay, tapos pumunta kayo dito sa, ano na to, sa stroke. Yan. So, magkakaroon siya ng stroke. Sa, depende kung saan nyo siya gustong maglagay ng stroke, ha. Dito kayo pipili niya, sa position. Kapag nasa stroke kayo, titignan nyo yung dito sa position. Kung gusto nyo, nasa labas siya ng font o kaya nasa loob. Pag nasa loob, ito, inside, syempre.
Tapos pero ang gagawin natin dito ay white muna. Tapos outside, tapos medyo nipisa natin. Siguro okay na tong 9 pixel, okay? Okay na na. And tapos right click nyo to, tapos control, convert nyo to smart object. Ito, convert to smart object. Okay? Click nyo yan, tapos magiging ganito siya. So, itong font natin na to, pindutin nyo yung control. Ayan, pindut kayo sa alt pala, sa alt. Tapos makikita nyo na magiging dalawa yung crosshair natin, di ba? Ano lang, mag-shift lang kayo. Diba? Alt-shift, tapos drag nyo lang siya pababa. Gagawa yan na kopya niya. Yan. So, yan. Gumawa siya ng kopya niya. Yan uli. Alt. Tapos shift lang uli para hindi siya gumalaw. Yan. Siguro mga 5 piraso ba o ano. Gawin natin mga 4 ba 5. O, mga 5 siguro. 5. Yan. Siguro ito na siya. So, ito na siya, no? Select nyo lang siya. Ito, pagka madali, para madali nyo siya i-select, ito lang. Pag nyo sa move tool kayo, drag, yun, gawa lang kayo ng square, tapos lahat ng, i-occupy nyo yung lahat ng ginawa nyo. Okay, tapos makikita nyo, masi-select na siya dito sa layer. Ngayon, pag na-select na siya dito sa layer, right-click kayo, tapos convert to smart object. Okay, tapos magiging isang layer na lang siya. So, para lang din siyang gin-group, ganun. Pero ang pinaganda kasi ni smart object, pag dinouble-click nyo itong maliit na to, babalik kayo dun sa, mababalikan nyo yung pagkaka-merge, yan. Kumbaga, papasok kayo dun sa folder. Okay, so kapag na-merge na natin siya ng ganito, pupunta lang tayo dito kay filter. Okay, filter, tapos punta lang tayo sa blur. Blur, distort. Ayun, sa distort pala, sa distort. Pupunta tayo sa distort, tapos dito kay twirl. Yan. So, zoom out lang tayo, no? Para makita natin kung anong itsura gusto natin mangyari dito. Yan. Pwedeng pilog na ganyan. Pwedeng medyo readable siya. Pwede siyang parang ipo-ipo na masyado. Pero, syempre, hindi tayo siyang medyo readable naman, no? Yan, ganyan. So, okay niyan. Tapos, magiging ganyan na siya. Okay? Sa branding nyo. Yan. Madalas na nakikita sa mga streetwear, di ba? Yung mga parang ganitong distortion. Yun lang din uli. Siyempre, maglagay na lang din kayo dito sa ilalim ng kung ano-anong wording sa inyo. Kunyari, made from the street. From the street. O kayo nang bahala kung ano, mag-type lang kayo sa ilalim. Ganyang maliit. Tapos siyempre, pagka ang sa mga ganitong pangmaliit, ang dapat readable, siguro ang gamitin nyo yung Futura o kaya siguro kahit mga aerial lang siguro. Suggestion ko sa inyo, Futura o kaya Bebas. Yun ang madalas kong gamitin eh. Yan. Tapos litan nyo lang siguro. Yan. So sobrang dali lang gawin, no? Select nyo na lang siya. Tapos center nyo lang. Ito yung center sa gitna. Yan. Kahit medyo ilapit na ng bahagya. Yan. So, ito na yung pangalawang text effect natin na pwede nyo gawin sa brand nyo. Single color lang to, ha. Pwede nyo ito i-print na medyo malaki. Kaya medyo maliit lang, square lang sa dibdib. Okay, ito na yung una. Yung pangalawa. Talo naman tayo sa pangatlo, mga tol. So, yun na nga, no. Talo na tayo sa pangatlo nating text effect. So, ang ginawa ko dito yung parel. So, ginawa ko lang siyang black yung ating, yun, background layer. So, yun pa rin. Yung sukat, yun pa rin. Ito, type naman tayo ngayon. Magta-type tayo uli. Siyempre, gawa tayo another layer. Kaparehas yung ginawa natin dun sa dalawang naunang ginawa natin. Okay? Type tayo dito. Brand. Yan. So, gawa tayong brand. Palakihin natin siya. Ayun ang bahala sa font na gusto nyong gamitin. Okay? So, ito na si brand. Isang gawin natin. Punta tayo dito sa edit. Okay? Yan. Click nyo yung edit, tapos punta kayo dito sa transform. Pag napunta nyo itong transform, lalabas itong at ang hahanapin nyo si skew. Ito. Okay? Pindutin nyo yung skew. Tapos, pag pumunta kayo dyan sa taas ng font nyo, makikita nyo magiging dalawa yung arrow na nakaganyan. So, yung sabihin nyo, naka-skew na kayo.
So pag nakaskew kayo, click nyo lang, tapos drag nyo lang dito pamunta sa gilid, nasa inyo na lang kung papunta rito o papunta dito ang gagawin nyo. Basta ako, papunta rito. Okay, yan. So nakaganyan na siya. Tapos, okay, move tool uli. Yan, so nakatagilid na siya, no? Gagawin natin, gawa lang tayo ng copy niya. Yan. So yung unang copy natin, tapos pangalawa. Okay, unang copy lang pala yan. So gagawin natin dito, yung arrow natin uli sa ano, ano na muna natin siya. Gawa tayong stroke nga pala. Sa ibabang layer, nandun sa nasa ibabang layer dito. Ayan, so double click nyo. Asensya na, medyo kung nakakalito at hindi kayo makasabay. Stroke, tapos inside. So naka-inside dapat siya. Tapos siguro 9 din. Ayan, tama na yung 9. Tapos color overlay. Ayan, click nyo. Color overlay, tapos dapat naka-black siya. Ayan, okay nyo lang, okay. So dapat ito ha, itong layer na sa baba. Tapos control niyo siya, click niyo siya, convert niyo siya sa smart object. Tapos pindutin niyo yung arrow niyo pababa sa keyboard niyo. Basta dito timplay. So unang pipindutin niyo yung pababa sa keyboard niyo, tansyahin niyo kung gaano ka layo yung distansya sa point niyo, tapos papunta naman dito. Ayan. Okay. Nagawa na kayo ng ganyan. So itong ginawa natin na parang linya na to sa baba. Ito. Duplicate natin siya uli. Okay, duplicate natin siya. Tapos, kung duplicate niya, yun, pababain natin uli. Na parang ganyan pa rin. Ay, hindi yan. Dali natin dito sa pinakababa ng layer. Diba, ito yung original na... Ito yung original, ito yung kinopya natin na itong mapayat na layer na to. Tapos, itong mapayat na layer, to, ginawa natin siya ng another layer, no? So itong nasa pinakababang to, pindutin nyo din yung keyboard nyo pababa. Yan, tapos papunta uli dun. Tansyahin nyo ha, kayong bahala dito, kayong nag-design, kailangan kayong makatimpla. So yan, yan muna natin gagawin. So ito single color lang to, no? Pero maka-stick, di ba? Sus basic! So, nasa inyo na ito kung lalagyan nyo pa dito ng mga typography o mga wordings dito sa baba. Ganon. Yan. Brand. Since 1947. Bahala na kayo kung ano lalagay nyo. Basta ganon. Tinuro ko sa inyo. Okay. Ito na yung pangatlo. Gagawa pa tayo ng dalawa. So, talo na tayo sa pang-apat. So, yun. Talo naman tayo dito sa pang-apat natin. No? So, ang gagawin natin dito... Yung pa rin katulad ng ginawa natin kanina, no? Yung background layer natin, gawing itim, tapos nakalak. Okay? Hindi naman to para sa black fabric lang, no? Pwede naman kayong mag-invento. Depende sa inyo kung paano nyo papalitan ang kulay na lang. Okay? Kung sa pula ba o sa ano. Kayo nang bahala mag-tansya nun. Kumbaga, ituturo ko lang dito yung proseso, okay? So, sa black nga muna tayo. So dito sa pang-apat natin, ang gagawin natin, pupunta tayo dito sa ano natin, sa naganyan yan, yun, sa ano natin, sa rectangle tool, no? Pag nagpunta tayo dito sa rectangle tool natin, click nyo siya, diinan nyo siya. Ngayon lalabas yung mga ibang tool dyan. So ang kailangan natin dito, yung eclipse tool, okay? Click nyo yung eclipse tool. Tapos, pupunta kayo dito sa taas. So, check nyo dito kung kailangan wala siyang fill. Kailangan nakaganto siya, yung red line na ganito. Kapag kunyari, ganito siya, ibig sabihin niya may fill siya sa loob. So, ang kailangan natin, nakaganito siya. Tatanggalin natin yung fill. Itong merong line na pula na to ang pipindig natin. Okay, para wala siyang fill. Tapos, dito sa stroke natin, dito naman tayo kailangan may kulay. Yan, so kailangan natin na sa puti tayo dapat. Yan, tama to. Hindi siya dapat nakaganito. Hindi siya ganyan dapat, okay? Click nyo yung puti. Yan. So, dito, sa pixel natin, siguro, mga nasa, bansya ko, nasa 21. Yan, okay na siguro yung 21. Tapos, ito. Wala yan. So, yan na, no? Nakakaan na tayo dyan sa stroke natin. Pinutin nyo yung shift. Tapos, i-drag nyo itong, ano, pinutin nyo yung left click, tapos drag nyo lang yung mouse nyo.
gagawa tayo ng circle. Bitaw. Okay, so meron tayong circle. Kailangan nakaship kayo ha, para bilog na bilog, hindi siya ma-distort. Okay, punta tayo sa move tool. So yung katulad ng ginawa natin dun sa, ano, sa mga pod kanina, yung pa rin, alt. Tapos magiging dalawa yung, ano, magiging dalawa yung crosshair, magiging itim tsaka puti, di ba? Tapos mag-ship kayo, alt shift, tapos i-drag nyo lang pababa yung, ano, i-drag nyo lang pababa yung circle, at madodoble na siya. So kailangan lang natin dito, ganito lang siya, yan, nakapasok pa rin siya dito sa, hindi siya magiging 8 na 8 eh, kailangan meron siyang ganito, meron siyang tama dito sa gitna, kumbaga, tatlong butas na ganyan, okay? So select natin silang dalawa. Pag nakaselect na tayo, yung convert natin to smart object natin, tapos duplicate natin. Okay, pagka na smart object na natin yung dalawa, duplicate natin ang layout. No? So, mag-shift kayo, tapos pumunta kayo dun sa pinaka-pahaba niya. Okay, rotate natin siya hanggang sa maging pahaba niya yung duplicate natin. So, magiging ganito siya. Ayan. So, move tool ulit tayo, no? Para mawala yung selection. So, magiging ganito na siya. So, select natin yung dalawa uli na yan, no? Ay, hindi. Itong ibabaw na lang, itong pahiga. Yan. Select natin yung layer na yan. Tapos, i-drag natin uli dito sa, ano, sa, para gumawa siya uli ng layer. Tapos, i-rotate natin siya ng medyo pa-slant na ganyan. So, tansyahin na lang natin, no? Mag-shift tayo. Tapos, tansyahin natin siya. Hindi ito, ha? Hindi yan, kundi ito. Kailangan maging ganyan siya. Yung talaga naka-slant siya dun sa, kumbaga, yung pagitan ng dalawang ganyan, nandun siya sa pinakatagil na ganyan. So, ito na sa ibabaw na to na copy na to, duplicate layer natin ulit siya. So, pag na-duplicate layer natin siya, para makuha natin siya na yung saktong dun sa kabila, punta tayo sa edit. Sa edit, tapos transform, tapos itong flip horizontal. Okay? Ito yung flip horizontal, tapos pop, gagawa na siya ng pag-anon. Sus basic! So, mapansin nyo, nakagawa na tayo dito ng, ano, ng medyo parang mandalang itsurang ganyan. So, lahat ng layer na to, select natin, tapos convert to smart object. Okay? So, pag na-convert sa smart object na sila, duplicate natin uli. Ayan, duplicate natin uli. Tapos, mag-shift tayo, tapos rotate natin sila uli. Ayan. So, ang gagawin natin, isang snap lang dapat. Kailangan umisnap siya ng isang pag-anon. Okay, tapos, yun. Select natin yung layer dun sa ibabaw. Duplicate natin uli ng layer. So, yung nasa ibabaw uli, punta naman tayo sa edit, tapos transform. Tapos yun uli, sa flip horizontal uli tayo. Tapos magiging ganyan na siya kapulido ngayon, no? Sus basic! Select natin yung tatlong layer na yan, tapos yun pa rin. Convert uli natin sa smart object, no? Para maging isang layer lang siyang ganyan. So dito, kung mapansin nyo, nagawa na tayo ng parang siyang mandala na, di ba, maganda tignan eh. So center lang natin siya. Yun, punta uli tayo sa Eclipse tool. So ganun uli dapat, ganito uli siya dapat. Pero dito naman siguro data natin ang bagya. Siguro mga 15 lang siguro yan. Tapos gawa tayo uli ng circle. Sa labas ha, medyo malaki siya dapat dito sa yan. So select natin yung eclipse sheet sa ibabaw, tapos yung eclipse na ginawa natin sa ilalim. Para ma-center natin sila, ito punta kayo sa taas, makikita nyo, align horizontal center. Pindutin nyo yan. Para pumantay siya pag gitna. Okay? So, kunyari, nakaganito siya, nakapantay siya sa gitna, tapos nakaganyan siya. Para pumantay naman siya ng paganito, ito naman, ito. Yung ayan, align vertical ano naman, centers, okay? Pindutin nyo naman yan. Pak! So, center na yan. So, kailangan gumaganon talaga. Pak! Ayan. Laitan pa natin yan, ha? Laitan natin. Medyo dapat didikit siya dun sa ano. Didikit. Hindi naman dikit na dikit. Yung medyo malapit siya. So, yung pa rin. Select nyo yung dalawang layer. Tapos yun, pindutin natin yung pang ano pa rin, yung pang center natin ng dalawang yun. So yun, naka-center na siya. Yan. Tapos, itong eclipse natin na bago yan sa labas, duplicate natin yan. Doblehin natin yan.
mag-shift tayo, tapos medyo lakihan natin ang bagya. Bagya lang ha, para medyo nakadikit pa rin siya dun sa isang layer. So, ang gagawin natin na naman, yun, select natin silang tatlo. Tapos yung pang-center natin ulit. Yan, pang vertical, tapos yung horizontal. Para gumit na ng ganyan. Lakihan natin ang bagya. Yan, select natin ulit, tapos yun ulit. Pahaba, tapos patayo. Yan, so nagawa na tayo ng ganyan. Okay, so convert natin sa smart object. So gagawin natin dito, gagawa na naman tayo ng eclipse, man. Isang eclipse naman, pero siya, dito siya sa gitna. Yan. Sa pagkakataon to, sa eclipse natin, gagawa natin siya ng fill. Pindutin na natin sa taas, lagyan natin siya ng fill na pula muna siguro, yan. Tapos center natin siya. Center ulit. Hindi pa pala yung ginagawa natin kanina. Yan. So, ang mangyayari, ganito na siya. Okay? So, itong eclipse na ginawa natin na to, itong nasa babang layer na to, ano natin siya? Rasterize na natin siya. Rasterize layer. Yan. So, ang gagawin natin, itong eclipse layer natin, pinutin niyo yung control, tapos ito, nakita niyo itong maliit na square na to dito. Yan. Mag-control kayo, tapos pindutin nyo yung, ano, yung left click, no? Yan. So, gagawa siya ng selection doon sa gitna. So, pumunta kayo dito, dito sa layer natin na nirasterize. Tapos, pindutin nyo yung delete sa keyboard nyo. Delete. Okay? So, buburahin nyo yung nakaselect na yan ng bilog na yan. Buburahin nyo yan. Tapos, para ma-deselect natin, ano nga ba? Control D. Control deselect. Ang ibig sabihin nun. Punta tayo dun sa layer natin sa ibabaw, tapos tanggalin natin yung fill niya. Punta tayo ulit dito sa eclipse tool. Tapos yung fill niya, gawin natin ganito, yung line ulit. Yan. So, mabablanko siya ng ganyan, no? Punta tayo sa move tool. Yan. Tapos, ano, copy natin ulit yung layer na yan. Pero papasok naman, mas maliit naman. Yan. Huwag nyo kakalimutan mag-ship ha, para bilog na bilog ang magawa natin. So yun, center natin ulit. Tatansyahin nyo na lang ito. Dapat ganun, same na nasa labas. Ayan. So nakagawa na tayo ng ganito, no? Yan, forma, di ba? Ngayon, pag nakagawa na kayo ng ganito, man, pwede nyo nang ilagay yung logo nyo sa gitna. Okay? Pwede na kayong maglagay ng logo nyo, yung brand logo nyo sa gitna, o kaya brand initial ng logo nyo. Kunwari, brand name. Yan, so yung B, kunyari, B, yan yung logo niya kunwari. Yan, no? Forma niyan, pre. Yan, lagay niyong ganyan. Tapos, siyempre, para ma-center, select natin ulit silang dalawa. Yung center, tapos yung pahiga ulit. Okay? So, tapos, kung ano natin sila ulit. Yun, convert to smart object. Tapos yun, data nyo. Yan, sasayin nyo na lang yan kung lalagyan nyo dito ng branding sa baba. Siyempre, kung ano yung itsura ng ano nyo, dito. Bahala na kayo dito ng branding mo dito, no? Sa baba. Yan. Sa inyo na yun kung anong font ang gagamitin mo dito. Okay? Sa akin, harap pa tayo ng medyo maforma ang font. So, yan, no? Yan yung font natin. Branding natin dyan sa baba. Medyo, mas liitan nyo siguro yung branding. Huwag mo kasing dapat. Tapos dito, nasa inyo na, panilagay nyo ng mga since something na ganyan. Since 1987, 1986, mga ganyan. Lagay nyo sa baba. At tulad na sinasabi ko sa inyo, ang gamitin yung font sa mga ganitong maliliit, yung ano, hindi ko naman sinasabi, ayun lang ang madalas na ginagawa ko. Hindi ko naman sinasabi nyo nang gawin. Nasa inyo pa rin. Pero para sa akin kasi, para maging readable siya kahit sa medyo malayo, subok ko na yung Futura at saka yung ano, Futura at saka ano, Bebas. Yun. So, pwede nyo lagyan ng ganyan. Diba? Okay. So, talo na tayo dun sa pang-apat na to, no? Pang-lima. Talo na tayo sa pang-lima natin. Alright? So yun, no? Ito na tayo sa panlima. So nagsimula tayo ng madilim pa yung bintana namin. Ngayon, maliwanag na, no? Nag-start ako ng alas 3, puchat na yun. Ngayon ako natapos. Ang dami kong mali sa pagsasalita, eh. Okay, okay. Ayusin na natin ito. Yun, gawin natin black ulit ito.
vlog. Mamaya-vlog natin ulit. Ganun pa rin ha. Yung same nung ginawa natin kanina. So, dito naman, hindi to kasing komplikado nung ginawa natin sa number 4. Okay? Punta tayo dito sa, ano rin, sa, dito, sa mga shape tool natin. Pero ang pupunta natin ito, yung custom shape tool. Okay? Pinutin niya yung custom shape tool. Tapos punta kayo dito sa ibabaw. So, makikita niyo meron dyan iba-ibang shape. Eh. May iba-ibang shape dyan. Nasa inyo kung ano. Pili tayo ulit. Okay. Ano tayo? Ito, globo, no? Ito yung madalas sa mga hassle design. Yan, globo. So, yun. Ito siya yung stroke, no? Yung stroke siya. Pili natin dyan sa globo. Yung shape na ginawa natin dito, convert natin siya sa smart object. Tapos, pumunta tayo dito sa filter. Dito sa filter, ang gawin natin, hanapin natin ito, itong liquify. Okay? So, ang shortcut ng liquify, ayan, nakasulat nila yung shift, control, X. Pag pumunta ka dito sa liquify, okay? Liquify, pinunin mo. So, mapupunta tayo sa ganito, no? Ang gagawin natin dito, may kita nyo itong parang daliri dito sa ibabaw, yung forward warp, ano, di ba? Forward warp, okay? So, ang gagawin natin dyan, gaganyan-ganyan lang natin yung break. Yan, ibababa-baba nyo lang na ganyan. So, gagawa siya ng parang mga tulo-tulo dun sa, ano natin, sa design natin. Yan. So, okay nyo lang. So, makikita nyo yung logo natin, melted na siya, no? On streetwear na, no? On streetwear. Alright, so, yun. Yung shape natin, convert natin siya uli sa smart object. Yan, para hindi siya komplikado. Tapos, sa inyo na lang yan. Kung gusto nyo ng branding na paikot, eh, ganito lang ang paglagay niyan. Medyo likitan lang natin ito si logong tunaw natin, no? Tapos, gumawa kayo nito yun sa Eclipse pa rin. Dito sa Shape Tool natin, punta tayo sa Eclipse Tool. Tapos, alisin natin itong stroke. Yan, gawin na natin siya parehas ng red line na ganyan. Tapos, gumawa tayo ng shape na mas malaki dito sa ginawa natin globo. Yan, next nyo lang yan. Tapos, punta kayo dito sa Text Tool habang nandyan kayo sa Eclipse. Dito sa layer, habang nandito kayo, punta kayo dito sa Text Tool. Ngayon, pag nagpunta kayo dito sa Text Tool, makikita nyo yung parang yun, yung hibla. Nakikita nyo yung hibla na yan. Ano nyo lang yan? Pindutin nyo. Pang, so gagawa na siya ng ano sa labas, no? Na nakayakap na siya dun sa mismong pilot na ginawa natin. So, dito na tayo magta-type, no? Type natin yung brand natin dyan. Brand name. Tapos, space. Brand name. Yun. So, isa pa siguro, no? Space natin ulit. Tapos brand name ulit. Brand name. So, hindi nakita yung isa natin. Huwag natin. Dito natin sila. So, dito. Sa size ng pati. Sa ibaba, no? Huwag natin. Hindi naman 9. Select natin sila lahat, select natin. Ayan, select natin lahat. Tapos saka natin dito palitan. Siguro mga 80. Mga tagay lang natin. 48. Something. Dagdagan pa natin siguro ng budget. Mga 60. Ay, hindi, pag 60 na na. Siguro mga 50 lang, no? Type nyo na lang. Mga 50. Enter. Siya. So, meron tayong tatlong brand name dito. Gagawin na lang natin dito. Select natin silang lahat. Tapos punta tayo dito sa characters. Okay, characters. Tapos, ito, yung nakita nyo yung BA na yan. Yung naka-0 na yan. Select nyo lang yung 0. Tapos, pindot nyo lang sa mouse nyo ito. Yung forward. Yung forward. Dito. Paangat na gano'n. Paangat. Okay? Forward, paangat. So, yun doon yung tatansyahin na lang yan. Parang, anong branding ng latag nyo ng branding. So, yan. So, pag nakuha nyo na, yan, punta kayo selection tool, tapos, yun na siya. Shift kayo, kung gusto nyo i-rotate. Yan, nasa ibabaw yung branding.
Madalas ito makikita sa mga streetwear. Chayin nyo na lang, kaya nang mahala itong material. Kanyara dito, napalaki. Siyempre, spacing lang naman yun. Hindi magbawas ng space dito. Okay. Stanchayin nyo lang dito. Saan nyo kailangan magbawas o magdagdag. Doon na lang din yung sa characters na titimplayin, okay? So, ito na yung panlima, no? Panlima din sa mga ginawa natin. So, maganda dito kahit siguro apat ang gawin nyo. Apat na branding nyo. Tapos, yun nga, lagay nyo na lang dito. Maglagay na lang kayo dito kahit anong gusto nyo lagay dito sa baba. Ngayari, mga yun nga, yung mga tinuturo ko sa inyo na mga wordings nyo, kayo nang bahala dyan, okay? So, sana nakatulong sa inyo itong tutorial na to at ma-apply nyo. So, ito pa lang yung part 1. Tuturuan ko pa kayo ng mga mas magagamit nyo pa ng mga textile sa mga sa brand nyo. Okay? So, kita-kits tayo sa mga susunod na episode. I'm out!